Gagawa tayo ng ano? Gagawa tayo, guys, ng simpleng fish fillet. Ayan. Di, ano pa rin to? Lunch ko pa rin to, guys. Magluto ako kasi yung isda ko parang ano na rin. Overstock na sa fridge. So, iluto ko na lang siya. So, meron tayong flour. Yan lang breadings natin. Flour. Lagyan natin ng mga pampalasa. Ayan. Lagyan natin ng, of course, yung aking ano ba to? Ba't ayaw? Ayan, kayo na lang mag-estimate kung gusto nyo ng anghang, lagyan nyo ng yan chili powder, and I have this cumin, lagay kayo ng cumin, ayan, dyan lang sa tabi. Tapos lagyan natin ng turmeric. Ayan. So, ihalo-halo lang natin sila. Let them marry together. Lagyan natin ng salt, syempre. Salt. Then let them marry natin sila lahat. Ang ganda ng kulay, no? Ayan. Tapos, ilalagay natin dyan ang ating fish. So, ayan, lalagay natin dyan ang fish sa mga ano na yan, sa ating breadings. So, yung fish ko ay ano, hindi siya tilapia, guys. Ano siya? Dagat. Dagat na ano, fresh, or ano ba yun? Hindi siya sa ano, sa pond or ano, dagat na ano, na isda. Ano man tawag doon? Sa Tagalog. O sa Kuan. Ayan. Tapos, ano-ano nyo lang ganun. Ayan. Tapos, o andun si pan. So, si ano, si frying pan ay mainit na. So, ilagay nyo lang siya dyan. Tayaan nyo siyang maluto. At syempre, dinibone ko na siya. So, magka-curl siya. Yun lang. Tapos yun. Yan lang siya. Gusto ko nga sana ito gawing kilawin. Pero I think, hindi safe. Kasi hindi siya yung, ano siya eh, parang dalawang araw na sa fridge. So, baka may bacteria na siya. Hindi siya pwedeng lutuin sa suka. Baka magka bulate or what, baka may bulate, may parasite. Ayun, so yun lang, iprito nyo lang, napakadali. Yung isda pala, inano ko to sa ano, sa suka, minarinate ko na sa suka. Ang dami na nila, pinasok ko na lang doon lahat, so mabilisan lang to na prito. Ayan, so isasaksak nyo lang dyan, mabilisang prito. Ang mahirap lang dito yung pag-debone kasi tinanggalan ko na ng bones yung isda. Okay guys, yung turmeric talawag yung kamayin kasi nag-stain siya sa kamay. So, hindi ko nakakamayin kasi naglagay pala ako ng turmeric dyan. So, ayan. I-flip nyo lang ganun. Tapos, yun. Napakadali lang nito guys. Ayan, simpleng pagluluto lang. Gusto ko lang mag-lunch ng maayos, konti, kasi off ko ngayon. So, ayun. So, yung turmeric, pag nagano kayo, I mean, yung mixture, huwag nyo na lang kamayin kasi nag-stain. Tsaka parang matagal siyang matanggal. So, ayun. Gusto nyo din, huwag kayo mag-add, no? Pero may mga ano yan, may mga health benefits din yung mga spices, kaya okay din mag-add kung meron. Ayun. Yung isda pala, hindi ko alam ang pangalan. Pero para lang siyang tilapia. Pero hindi siya ano ha. Hindi siya tilapia. Iba-iba kasing isda dito sa Saudi. Hindi ko alam. Hindi siya tilapia. Dagat siya na isda, guys. So, yung tilapia kasi sa ano, diba? Sa pond. So, hindi ito sa pond. Sa dagat talaga siya. Ayun.
So, ayan, naging yellow nga siya dyan. Dahil siya sa, ano, dahil yan sa turmeric, guys. Ayan. So, malapit na yung maluto. Idagdag ko lang itong mga naiwan dito. Ayan. Yeah. Ayan. Dagdag lang natin yan. Para lima ways ng time natin. So, ayan. Ahunin na natin yung iba, guys. Kasi ano na eh. Luto na rin. Tilay na siya. Ito parang hindi ko na ito na-turn. Hindi ko siya na-turn. So, ayan. Mag-prepare lang kayo ng tissue or some cotton sponge para madrain ng mabuti ang mantika. Kasi hindi na healthy ang mantika. Pero, aminin ba natin sa hindi, masarap pa rin yung prito. Masarap ang prito. So, ito ay madidrain din kaagad. So, ilalagay na natin sila dyan. Tapos, pwede na tayong kumain. Sige na, guys. Thank you. Thank you, guys. Simpleng ulam lang to. Pwede nyo rin gawin sa bahay. Optional naman yung mga spices. Thank you, guys. See you.